And magandang araw mga boss, ito po yung mga kakarating lang na blades, mga gawang Pangasinan po. And so check natin, pinakamaikli, yung pakal knife. And ganun pa rin yung materials na ginamit, mahogany yung kaluban. And may belt loop siya. Kamagong yung handle niya. Full tang po, tapos nakapin na siya. Solid kamagong yung scales. High carbon steel naman, 5160 yung talim. Yan yung bakal na ginamit. 7 inches yung talim niya. Yan yung kapal niya mga boss. Yan, matalas na po yan. Gawang Pangasinan, pakal knife. Yan. 7 inches yung talim niya. Kamagong yung scales na ginamit. Nakapin na siya. Tapos full tang. Ayan. Tapos sumunod naman. Meron tayong hunting knife. Ayan. 10 pieces. Tig sa 10 piraso to. Ayan. Meron tayong hunting knife. Same lang din ang materials na ginamit. Mahogany yung kaluban. Ayan. May mga ukit siya. Tapos nakapin siya. Tsaka ito. May belt loop din. Full tang din siya. Kamagong yung scales. 5160 high carbon steel din yung talim niya. Yun yung mga bakal na ginamit natin. Ito yung kapal. 8.5 inches yung talim ng hunting knife natin. Ayan, mga gawang Pangasinan natin. So PM lang kayo mga boss kung may interesado po. Screenshot nyo lang tapos PM nyo po sa akin. Ayan, meron siyang skull breaker sa dulo. Pwede mong lagyan ng paracord. Tapos meron tayong mini itak Tagalog. Yung bestseller natin. Mini itak Tagalog. Ayan, may belt loop din siya. Ganun din yung materials na ginamit. Ito yung kanyang talim. 5160. Mamaya titimbangin natin sila para may idea po kayo sa bigat. 12 inches yung pinakatalim. Oil quench po lahat. Yung handguard nila, stainless. Tsaka yung ferrule, stainless. Nakapin po sila. Ayan. Solid kamagong yung handle niya. Ito yung aking mini itak Tagalog. 12 inches ang talim. Ayan. Meron tayong 10 piraso nito. Tapos, ginunting. Meron tayong ginunting. Ayan mga boss. Ayan, check nyo po yung... Ayan, may ukit. Yan po siyang carving sa scabbard. Yan yung kanyang belt loop. Ganun din po, materials. Same lang. 5160, oil quench. 15 inches naman yung talim nito mga boss. Yan yung kapal niya. 15 inches yung kanyang talim. Ito po yung handle. Nakapin na din siya. Stainless yung handguard tsaka ferrule niya. Ayan, mamaya titimbangin natin. Yung last batch nito, noong nakaraan, 19 inches yung talim eh. May mga nag-request na mas maikli daw. Pang CQB. Ayan, mga tropa natin. Tapos yung pinakamahaba natin, meron din tayong 10 piraso ng... Yung itak Tagalog natin na 19 inches yung talim. Yan. Ito yung kanyang kaluban. Mahogany na ginamita ng dark na wood stain. Sa natin. Yan. 19 inches yung talim nito mga bossing. Yan. Matalas na po siya. 19 inches yung talim. Tapos mga 7 inches yung handle nito. 6.5 to 7 inches yung handle.
Oil quench. Stainless yung handguard tsaka ferrule niya. Naka-pin na din siya. Tapos solid kamagum yung handle natin, mga boss. Ayan. Ito yung ating itak Tagalog. 19 inches ang talim. Check natin yung ito yung ano. Kapal niya. Ayan. So mamaya-maya timbangin natin, mga boss. Pakita ko sa inyo yung bigat niya. Ayan. So ayun lang, mga boss. PM po kung may magustuhan po kayo. Screenshot nyo lang po tapos PM nyo po ako. Maraming salamat po, mga boss. Thank you po. Okay, mga boss, timbangin natin. Unahin natin tong pakal knife. Ayan, tignan natin. So, pakal knife. 350 grams. Tapos hunting knife. Ayan, check natin. 500 grams. Tapos yung itak Tagalog natin na 12 inches yung talim. 461. Ayan, mabibigat yung mga ano natin, full tang. Tapos yung ginunting natin na 15 inches yung talim. 493. Tapos yung huli natin, yung itak Tagalog na 19 inches. Ayan, 629 grams. Ayan. So kung interesado kayo, mga boss, PM lang po. Ayan, meron tayong mga ayan, pakal knife, hunting knife, itak Tagalog, ginunting. Ayan. So PM lang, mga boss. Maraming salamat po. Yan, mga boss, ito po yung mga available natin. Meron tayong 10 piraso. Yung pakal knife, hunting knife, yung mini itak Tagalog, ginunting, tsaka yung itak Tagalog na 19 inches yung talim. Yan, so PM lang, mga bossing. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat sa mga nagre-react, nag-share ng mga video natin. Yan, mga pwede nating palalamove ngayon to. Tapos JNT natin after mga 2 days, pwede na natin ipa-JNT ang mga yan. Ayan. Salamat, mga boss. Thank you po.